Hello, good day mga ka-kitchen. Welcome to Roger's Kitchen. And ngayon, samahan niyo ako. Gagawa tayo ng isang dish. Actually, two dishes pala ang ating gagawin today. Gagawa tayo ng saladang pako at ginisang pako with mushroom. So, sa mga familiar dyan, yung pako ay fern, no? Yung talbos niya. So, kinakain to. Yung first time ko nakakain yan is nung lumiyahe kami sa papuntang Quezon. And may mga restaurants doon na specialty nila is pako. And simula noon, nagustuhan ko na yung pako na yan. And ngayon, gagawa tayo ng dalawang lutuin gamit ang pako. Dito sa Metro Manila, hindi ko madalas makita eh. Pero from time to time, nakakakita ko and shout out and thanks din dun sa ating mga friendly neighborhood seller ng mga gulay dito sa amin at nagkaroon tayo ng chance ngayon para magluto ng pako. So samahan niyo ako, gagawin muna natin yung ensalada tapos susunod natin yung ginisang pako. So para sa ingredients, ito yung mga ingredients natin. Para sa ensaladang pako, yung ating pako siyempre, tapos lalagyan lang natin siya ng pressed na white onion, kamatis, at saka itlog na maalat. So, in-slice na natin yan, ano? And para sa ating ginisang pako, yung pako, and gagamit tayo ng shiitake mushroom. Fresh shiitake mushroom to, nabili rin din natin. Sa tingin ko, magkakaroon siya ng masarap na blend ng flavor para sa ating pako. Bali, earthy din yung bibigay niyong flavor, no? Gigisa natin siya sa ating bawang, sibuyas, kamatis. And ang pinaka-protein natin ay yung ating baboy, slice na baboy. So, yan yung mga ingredients natin para sa dalawang lutuin ngayong araw na to, no? Okay, para sa ensaladang pako natin, ang alam ko yung mga iba, kinakain na nila na diretso, no? Hugasan lang mabuti yung inyong pako. Kinakain na nila diretso, hindi na niluluto, no? Pero sa para sa akin, mas gusto ko yung nabablanch ng konti. Bali, pinutol natin siya, mahaba ito eh. Pinutol natin yung medyo matigas na parte, hindi na natin sasama. Yung talagang pinakatalbos lang, yung soft part ng stem, yun ang hanggang doon lang yung sasama natin. Ano? So, kukuha lang tayo ng konti dito, hindi naman nahahatiin natin ito eh. Hindi naman natin gagawin lahat ng salada. So, magbablanch tayo ng mga ilang stem. Yan. So, blanch lang, mabilis. Yan. Lagyan ko lang ng konting acid. Lagyan ko ng vinegar. Kasi meron ako nakita na nag-experiment, isang chef na nag-experiment siya na blanch sa may konting acid yung water and na-retain yung pagka-green ng vegetable. Tapos, the same din naman yung effect niya. Pero mas na-retain yung pagka-green ng vegetable, no? So, nagyan natin ng ilang drops ng vinegar. So, ano lang to, mabilis lang. Kasi sabi ko nga, kinakain naman siya ng hilaw. Pero for our purpose, mas gusto natin yung blanch. So, naka-ready na rin yung ating malamig na tubig, yung ice water natin, dito natin ilalagay pagka kuha natin. So, yan ano, retain pa rin yung pagka-green ng ating pako. So, tingin ko pwede na to. Ayaw naman natin siya na malabog eh, no? Kung ice water, mas maganda kung dun sa ice water ilalagay yung inyong pako. So, ayan, tayo, hindi naman siya ice water, pero malamig din siyang tubig from the sa ref. So, drain lang maigi. And ready to serve na tong ating ensaladang pako. Hindi naman masyadong marami yung gagawin for the pako eh. Kasi, ano lang siya,
kumbaga ipiplate mo lang siya. So yan mga, so ayan mga kitchen, ayan yung ating ensalada ng pako. Lagyan lang natin ng toppings, season lang natin siya ng konting salt and pepper. Ipiprepare din natin yung ating pinaka-dressing dito, no? Okay mga ka-kitchen, so ito yung ating blanch na pako. Maganda pa rin yung pagka-green niya, no? So lalagay na natin yung ating konting onions. Bali, pre-plating na lang natin to eh. Lalagay ng konting onions, yung ating kamatis. Yan. Yung ating iklog na maalat. So, yan mga ka-kitchen. Simpleng-simple lang. Parang side dish mo na sa iyong lutuin. Pananghelian. Appetizer, no? Tama lang siya, no? So, gagawa naman tayo ng dressing niya. Kasi para salad, ano? So, ito yung meron tayong bottle dito. Lalagyan lang natin siya ng olive oil. So, lalagyan natin siya ng olive oil, ano? Maganda kung meron kayong bottle kasi gagawin nyo parang pinaka-shaker yan, eh. So, gagawa lang tayo ng vinaigrette para sa ating salad. Yan, few drops ng balsamic vinegar. Tapos sisisal, lagyan mo ng konting pepper, saka salt para bigay siya ng alat. And then takpan mo lang. Shake mo lang mga ka-kitchen. Meron ka ng balsamic dressing. Balsamic vinaigrette. So, yan mga ka-kitchen, no? Pagka-serve mo, pwede nakahiwalay muna, tsaka mo na lang siya ibubuhos dun sa ensalada. So, yan mga ka-kitchen, no? Ang ating ensaladang pako. So, yan din with balsamic vinaigrette. So, yan, no? Okay mga ka-kitchen, para sa pangalawang luto natin ng pako, merong konting tubig, ano, yung ating pinaka-meat. Lagyan na natin, season natin siya ng salt and pepper. So, palalambutin lang natin ito ng konti. Tapos, sasama natin siya sa pag-isa. Pwede rin naman beforehand na pakuluan mo na ito. Or kung meron kang mga tirang karne, or meron kang piniritong pork chop or liempo nung nakarang araw, may tira ka, pwede mong yun ang gamitin para sa pag-isa. Diretso na. So, that way, nakakatipid tayo kasi yung mga tira-tira natin, nagagamit natin siya para sa mga ibang lutuin. So, patutuyin lang natin to para magmantika siya, tapos magigisa na tayo. So, yun mga ka-kitchen, natuyuan na yung ating baboy. So, lagyan natin ng konting mantika, no? So, ibabrown lang natin yung ating baboy para mas masarap siya. Medyo may konting pagka-crispiness ang ating baboy. Pwede rin ito mga kitchen, kung hindi kayo nagbababoy dahil malang baboy, pwede kayong gumamit ng hibe o gumamit kayo ng hipon, which is halos kapareso na lang ngayon ng baboy, ano, dahil sa kumahanan ng baboy. Pero kahit na anong meat or chicken breast, pwede nyo rin gamitin yon para dito sa lutuin ito. Lagi natin sinasabi, suggestion lang yung ating mga ingredients dito. Mas maganda kung kayo mismo nakaka-experience o naka-experiment para sa mga iba't ibang lutuin. So, ibabrown lang natin siya ng konti para tuloy-tuloy lang yung ating pag-gisa.
Yan mga kitchen, nag-brown na yung ating pork. So, tabi lang natin siya ng konti. Tapos, lagyan na natin yung ating bawang. Bilis lang. Ayaw natin siyang masunog, no? Lagyan natin ang ating sibuyas. Yan. Lagyan natin ang ating kamatis. Tapos i-season na natin siya ng pepper saka ng konting salt. Dito mga kitchen, hindi natin bilans yung ating pako kasi lulutuin natin siya, no? So yan na, bigyan natin yung ating mushroom. So sa mushroom, pwede kayong gumamit ng yung canned na shiitake or yung button mushroom. Pwede rin namang walang mushroom kung hindi available sa pantry ninyo. Okay din siya. Kaya lang, parang lumalabas na extender din natin ito. Pamparami, no? Bukod sa pampadagdag ng lasa sa ating lutuin, medyo nakakadagdag din dami niya. So, yan. Nalagpan na yung ating sibuyas at kamatis. Okay na rin yung mushroom natin kasi mabilis lang naman din maluto ang mushroom. So, lagay na natin yung ating pako. Tapos lagyan natin ng konting sabaw. Again, sa sabaw, nasa sa inyo yun kung gano'ng karami ang gusto ninyo. Kung gusto nyo masabaw para binabahog sa kanin, pwede naman. Or kung gusto ninyo yung tamang-tama lang, yung medyo dry yung inyong ginisang gulay. So, palalambutin lang natin ng mga ilang minuto itong ating pako. And meron ka ng ginisang pako with mushroom, no? Pwede na natin tikman din yan, titikman nyo para kung tama na sa inyo yung lasa at saka yung sarap ng ano. Again, optional, kung wala kang beef broth or chicken broth, pwede kang magdagdag ng cubes para sa added flavor, lasa ng iyong lutuin. Pero ngayon, hindi naman tayo gumamit, so mag-ano na lang tayo dun sa lasang ibibigay nung ating baboy. So, pakuloyin lang natin siya para lumambot naman ng konti yung ating pako and ready na siya for plating. Okay mga ka-kitchen, ready na yung ating ginisang pako. So, ipi-plate natin siya. Yan, medyo ano pa naman, medyo crunchy pa yung ating pako. Hindi natin siya pinabayaang ma-overcook. So, yan mga ka-kitchen, ang ating nakadalawang luto tayo para sa ating pako na main ingredient, no? So, yan, lalagyan lang natin siya ng sabaw. Sa atin yung ating kondi pako. So there you go mga ka-kitchen, ano? Yan ang ating ginisang pako with mushroom, shiitake mushroom. So yan mga ka-kitchen, nakadalawang luto tayo, mabibilis na luto gamit ang ating main ingredient na pako. So nakagawa tayo ng ating ensaladang pako and ang ating ginisang pako with shiitake mushroom. So, kung nagustuhan ninyo, sana mag-like and share and subscribe na rin kayo and hit nyo yung notification bell para ma-update kayo sa mga bago nating videos.
So, sana nagustuhan ninyo and huwag kakalimutan, everyday cooking can be special basta't ang secret ingredient is always love. Bye!